Mga kontrobersyal na kaganapan sa buhay ni Angel Locsin. Ano nga ba ang mga kontrobersiya na kinasangkutan ng aktres na si Angel Locsin? Alamin natin sa ating listahan ngayon. Top 9 Senator Tito Soto at pro-NPA tweet. Nitong nakaraang buwan lamang ay umalma si Angel sa isang tweet na nilike ni Senador Tito Soto. Nakasaad kasi sa nasabing tweet ng isang netizen na simula pa day 1 ay pro-NPA na siya. Ito naman ay hindi pinalampas ng aktres. Sinabi nito via quoted tweet na hindi siya sumuporta sa mga terorista lalo na sa kahit na anong acts of violence. Inilagay din niya doon na may karapatan ng lahat para maglabas ng kanilang opinyon ngunit hindi sana iyon maging basihan para tawagin silang terorista. Si Angel kasi ay very vocal sa paglalahad ng kanyang opinyon at saloobin tungkol sa naipasang anti-terror bill sa Senado kung saan principal author si Soto. Matibay ang paninindigan ni Angel para maibasura ang anti-terror bill na naglalayon na pabagsakin ang sino mang magtatangka ng masama sa kasalukuyang administrasyon. Top 8 pag-endorso kay Senador Coco Pimentel. Noong Marso lamang ay nagsalita na si Angel Locsin tungkol sa isyong kinasangkutan ni Senator Coco Pimentel at ang paglabag nito sa quarantine guidelines. Sinabi kasi ng senador na siya ay tested positive sa COVID-19. Ngunit ang mga kaganapan bago iyon mailabas sa balita ang gumulat sa karamihan. Nabalita kasi na bago makuha ang resulta ng test, nagpunta pa sa supermarket ang senador at nagpalakad-lakad pa sa hallway ng ospital kung saan dinala ang misis nito para sa check-up bago ito manganak. Nang tawagan siya ng kawani ng DOH, sinabi nito na siya ay nag-positive, ngunit ito ay nangyari habang nasa ospital ang senador. Mabilis naman na umuwi ang senador para mag-quarantine. Matatandaan na inendorso ni Angel Locsin si Senador Coco Pimentel noong panahon ng kampanya para sa 2007 elections. Ito ay kanyang ginawa bilang siya ang ex-husband ng pinsan nito na si former 1998 Miss Universe Philippines Jewel May Lobaton. Humingi ng tawad si Angel sa taong bayan dahil nagkamali ito sa kanyang ginawa. Tinawag niyang isang mortal sin ang pag-endorso niya sa taong naglagay ng ating seguridad sa alanganin sa panahon ng pandemya. Top 7 pagbabago ng hubog ng kanyang katawan. Hindi nakaiwas sa malinaw na mata ng mga netizens ang pagbabagong nangyari kay Angel at sa katawan nito. Ikinagulat ng lahat ang malaking pagdadagdag nito ng timbang na malayo na sa kanyang katawan nung siya ay gumanap bilang Darna. Dahil dito, maraming pagpuna ang inabot ng aktres at ipinagtanggol siya ng mga netizens, pati na rin ng talent manager na si Lolit Solis sa mga body shamers. Sinabi ni Solis na hindi batayan ang hubog ng katawan sa pagtulong na nagagawa ng isang tao. Ang pagbabago kasi ng hugis ng katawan ni Angel ay epekto ng mga gamot na iniinom nito para sa spine injury na nakuha nito noong 2015. Sinasabing may steroids ang gamot na dahilan upang mag-gain ng weight ang isang tao na magte-take nito. Sa pagsasalita ni Angel tungkol sa isyong ito, sinabi lang niya na hindi siya nababahala sa sasabihin ng ibang tao. Kinaawaan pa ng aktres ang mga taong mahilig mag-body shame dahil komportable na sila na gawin iyon sa kahit na sino. Napaisip na lamang ito kung anong klaseng mga tao sila. Top 6 ang hindi nila pagkakaintindihan ni Robin Padilla. 2 years ago nang mangyari ang maliit na argumento sa set ng Pilipinas Got Talent kung saan judge sina Robin Padilla, Vice Ganda, Angel Locsin at Freddie M. Garcia. Naganap ito matapos ang performance ng isang grupo ng mga kababaihan na nagsasayaw habang naglilinis ng sasakyan, suot lamang ang two-piece bikini nila. Pinuna ito ni Angel at ni Vice at sinabing kung may talent sila, iyon ang kanilang ipakita, hindi ang pagpapakita ng kanilang katawan. Hindi ito sinang-ayunan ni Robin at ito ang naging simula ng maikling argumento. Advokasiya kasi ni Angel ang women's rights, kaya siya hindi sumang-ayon sa performance. Noong nakaraang Pebrero naman ay nagkaroon na naman ng isang usapin tungkol sa sinabi ni Robin Padilla sa mga artistang sina Coco Martin, Ding Dong Dantes at Angel Locsin. Hinamon niya ang mga ito na ipakita ang kanilang mga kontrata at ipaalam sa publiko ang mga benefits na kanilang natatanggap. Matatandaan na malakas na kaalyado ng kasalukuyang administrasyon si Robin Padilla. Top 5 mga pasaring sa ibang talents at kapwa-artista ng ABS-CBN. Nitong nakaraang rally o noise barrage na ginawa sa paligid ng compound ng ABS-CBN, maririnig ang speech ni Angel at dito niya inihayag ang kanyang nararamdaman para sa home network na naipasara
dahil hindi na na-renew ang prangkisa nito. Tinawag niya ang pansin ng kapwa niyang mga artista para ipagtanggol ang kanilang naging tahanan. Sinabi ni Angel sa kanyang speech na tila pasaring sa ibang kapwa artista nito na magsalita para sa kanilang kalayaan dahil wala na silang network. Inihayag pa nito na hindi raw nadadamayan ng kapwa niya celebrities ang mga katrabaho nito na dahilan ng kanilang pagsikat. Nilinaw din ni Angel ang lumabas na balita tungkol sa pagiging stockholder nito sa ABS-CBN. Isa kasi ang pangalan ni Angel sa lumabas na listahan ng PSE. Ipinaliwanag naman ng post na iyon na subscribe shares ang mayroon ng aktres kung saan matapos nitong bayaran ng kanyang shares, makukuha niya ang stocks niya. Ngunit hindi na mangyayari pa yon dahil kalahati pa lang ang kanyang nababayaran at hindi na niya ito itinuloy. Sa madaling sabi, hindi siya official stockholder ng nasabing network. Top 4 ang pagkakapalit nito bilang Darna dahil sa back injury. Taong 2015 nang sabihin ni Angel na looking forward siyang gawin ulit ang Darna. Inamin ito sa isang interview na super excited siya sa pagkakapili sa kanya at matapos i-offer sa kanya ang role, dumaan ito sa mahigpit na training sa loob ng 2 taon kasama na ang martial arts na Muay Thai. Ngunit ang paghihirap nito sa mga trainings ay napunta sa wala dahil hindi na ito makakaganap pa bilang Darna. Sa pag-anunsyo ng Star Cinema at ABS-CBN na hindi na siya gaganap na Darna, nakasaad ang rason kung bakit hindi na magagawa ni Angel ang pelikula. Nagkaroon ito ng problema sa kanyang spine na dahilan kung bakit limited na ang magiging pagkilos nito lalo na sa mga action stunts. Kakailanganin din ito na mag-undergo ng treatment at rehabilitation para mapabuti muli ang kalagayan niya. Dahil sa pangyayari, hindi na inilagay ng management ang kalagayan ni Angel sa alanganin at hinanapan nito ng kapalit. Sinabing si Liza Soberano ang papalit sa kanya sa title role, ngunit dahil sa isang injury, hindi niya rin ito magagampanan ng maayos. Napunta ang role kay Jane De Leon na sinasabing bagay na bagay din na gumanap bilang Darna. Top 3 ang pagtataksil di umano ni Luis Manzano. Sina Luis at Angel ay naging magkarelasyon noong 2007 at nagkahiwalay matapos ang 2 taon. Nagkabalikan naman muli ang dalawa noong 2014, subalit tuluyan nang nagkalayo noong 2016. Umusbong ang pangalang Jesse Mendiola sa hiwalayang ito. Sa isang interview kay Angel, sinabi nito na dininay ni Luis na si Jesse nga ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Sinabi ni Jesse na hiwalay na si Luis kay Angel nang siya ay ligawan nito. Sabi din ng aktres na never niyang magagawa ang mang-agaw ng karelasyon dahil siya mismo ay naranasan ang masakit na pangyayaring iyon noon. Inamin ni Jesse na lumalabas sila ng TV host ngunit wala pang label ang kanilang relasyon. Sa isang interview kay Luis, sinabi nito na hindi na siya magsasalita pa tungkol sa mga kaganapan. Ito raw ang magiging mitsa ng hindi pagkakaintindihan dahil kung anuman ang kanyang sabihin, ito lamang ay mabibigyan ng maling kahulugan. Pinanindigan nito ang kanyang naging pahayag noon na hindi nag-overlap ang relasyon nito kay Angel at kay Jesse. Top 2 ang pagpanaw ng ex-boyfriend na si Miko Soto. Nagkakilala sina Angel at Miko na anak ng dating aktres na si Ali Soto noong nasa GMA 7 pa ang aktres. Niligawan ng batang aktor si Angel at di nagtagal ay napasagot din ang young actress. Naging maganda ang pagsasama nilang dalawa at nagturingan din bilang magkaibigan. Ngunit ang kanilang relasyon ay hindi man lang nakatikim ng Valentine's Day celebration. Disyembre noong taong 2003, nang ipagluksa ng showbiz world ang pagpanaw ng matinee idol na si Miko Soto. Isang aksidente ang naganap sa condo unit ng binata at napabalitang nahulog ito sa railings ng balcony nito. Biggest heartbreak ni Angel ang trahedya na sinapit ni Miko. Ang kaganapang ito ang nagbigay ng matinding kalungkutan sa aktres. Ngunit nakatanggap din ng pambabasyo si Angel dahil matapos ang pagpanaw ni Miko, ang pinsan naman nitong si Oyo ang naging karelasyon niya. Sobrang naging close kasi sila sa isa't isa, lalo na't naging kadamay ni Angel si Oyo sa pagluluksa. Top 1 ang paglipat sa ABS-CBN mula GMA 7 dahil hindi naibigay ang role na Marimar. Ito ang isa sa mga dahilan ng pagkagulat ng dating GMA 7 Senior Vice President for Entertainment na si Wilma Galvante. Matagal na kasi nilang tinatanong si Angel kung may balak ba itong lumipat ng network at magpunta sa ABS-CBN. Mariin naman itong itinanggi ng kampo ng aktres.
Dalawang beses nilang tinanong si Angel. Ang una ay nangyari sa set ng Asian Treasures at patanong na sinabi ng aktres kung papansinin ba siya sa kabilang network. Ang pangalawa naman ay sa isang meeting kung saan ang manager nitong si Becky Aguila ang patanong namang nagsabi kung saan nila narinig ang balitang iyon. Dahil sa binitiwang salita na hindi niya iiwan ang GMA7 at sa pagmamahal nito sa network, lubos na nasaktan ng management sa kaganapan. Inamin ni Will Magalvante noon na ginawa nila ang lahat para hindi lumipat si Angel ng network at inoferan pa nila ito para gawin ang role na Marimar. Sinabi naman ng kampo ni Angel na ito ay mangingibang bansa para kumuha ng fashion course sa London. Mainit naman na lumabas ang sagutan ng head scriptwriter ng GMA7 na si Suzette Doctolero at ni Angel sa kanilang social media accounts. Sinabi ni Suzette na hinahangaan niya ang katapangan ni Angel, ngunit huwag naman masyadong exagge dahil malaki ang net worth ng aktres noong nasa GMA7 pa ito. Bago kasi ito umalis ng GMA7, mayroon itong 16 million pesos at nakapagpagawa ng bahay. Kaya ang kanyang pagsabi na walang-wala ang pamilya niya noon ay pawang kasinungalingan daw. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa listahan natin ngayon? Don't forget to comment down below!